So guys, welcome back to our channel. Ngayon is magluluto tayo ng pampalaya na may tomato, onion. Ang ilalahok natin is yung luncheon meat. Meron din tayong egg. Tapos, meron din tayong bawang. So, mag-start na tayong magluto. So, i-on na natin yung ating fire. At let us just put some oil on our wok. Ayan, painitin natin. Since na ang ilalahok ko natin ngayon is yung luncheon meat, so kinakailangan ko munang i-fry yung ating luncheon meat. So mainit na yung ating kawali. Ilagay natin yung ating luncheon meat. Ayan. Since na hindi ako nakapag-defrost ng ibang meat kanina, so ito na lang ang pagsagaan natin. So, ang ginamit ko is Korean luncheon meat. So, i-fry ko lang ito hanggang sa mag-brown-brown siya ng konti. Ito lang kasi yung mabilis na po pwede kong lutuin ng mabilisan. Busy kasi kami today. So, ito na lang ang ulam namin yung fry ko. Madalang kaming kumain ng luncheon meat. Since na alam naman natin yung mga process food is hindi ganun ka-healthy. So, ngayon lang ulit. Matagal ng panahon na hindi kami nagluto ng luncheon meat. Ayan, medyo nagba-brown-brown na yung ating luncheon meat. So, maya-maya is ilalagay na natin yung ating mga gulay. Tustahin pa natin ng konti para mas masarap siyang kainin. So, ayan, ready na yung ating luncheon meat. Okay na yung kanyang itsura. Kaya, next natin ilalagay is yung ating bawang. Try lang natin ng konti yung ating bawang. So, hayaan ko na yung ating luncheon meat yan. Habang pinatry natin yung ating garlic. Lumabas na yung kanyang amoy, yung bawang. Ang next naman natin ilalagay is yung ating onion. So, ihalo lang natin sa ng konti. Thank you.
natin yung bitter melon. Yan na yung pampalasa natin. Kasi yung ating light from the east may lasa na pa. So, konting soy sauce lang yung ating inilagay. And then, pwede na natin ilagay yung sa ating tomato. Lagyan ko lang siya ng konti na water. So, since na gusto nung friend ko is lutong-luto yung ampalaya, yes, medyo lutuin natin siya ng konti. So, marami tayong veggie. And then, okay na yan. Ang lalagay lang ako ng konting oil dito sa gilid. Para kahit itaktak natin yung ano, yung ating egg is hindi siya masyadong dumikit. So, ilalagay na natin yung ating egg. Sagana tayo sa itlog. Since na paborito nung friend ko ang egg, so ayan, lagyan natin 1 tusawa. And ihalo-halo lang natin 'to ng konti. So, malapit na itong maging ready. Patayin ko na yung apoy para hindi ma-overcook yung ating egg. So,
sobrang bango niya. Tapos, lagyan natin ng ano, spring onion para mas mabango siya. So, ayan na. Ready to eat na tayo. With, syempre, hindi mawawala ang ating kape. So, ayan lang guys, ang ulam ng mga OFW. Mabilis ang luto. So, thank you so much for watching. See you next time sa next nating vlog. So, maraming salamat. Thank you so much. At kain na tayo. Let's eat na. Bye. God bless.